di ko in-expect na walang pasok ngayon kasi yan yan. May araw na. Pero actually, ngayon naman, wala naman din akong gagawin kung hindi isa lang. Gara lang tayo tungkol sa thermo kasi thermo 2 kasi may quiz kami sa combustion. Okay, so ngayon ay Tuesday na. Oras natin 9:53, wala kang pasok kasi nga may araw eh. May araw. Ngayon, gagawin na lang natin siguro sa video na to ay magsasagot tayo ng mga tanong at dalawang tanong. Kasi dalawa lang naman yung nagtanong. Kaya wala naman pwedeng i-content pagka nandito sa dorm. Alam nyo yun. Okay, ngayon sasagot tayo ng dalawang tanong. Pero nga, yun nga, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung uploads. Kaya alam nyo yun, kaya lagi pa rin nag-upload. Basta may pasok, maski suspended o wala. Kaya to, dito ako, nakikita nyo yung mukha ko ngayon. Tanong ni Arno, ano pong masasabi nyo sa mga ME na nahihirapan ngayon at pagod? Kikwento na lang ako sa inyo. Ganyan lang din naman yung pakiramdam ko noon, nung first year college, kasi nga hindi ko pa sigurado kung ito na ba talaga itatahakin kong landas. Kaya yung lahat ng subject ko na major, yung niisip ko lagi na, ano ba to? Ano ba nangyayari? Ano ba algebra? Ano ba geometry? Ano ba chemistry? Alam niyo yung mga thoughts na yun na parang inisip nyo na, shoot, sigurado ba ako sa ginagawa ko? Yung mapapaisip kayo na ayoko na, ang hirap ng geometry. Pero legit, ganoon talaga yung pakiramdam ko nung first year college. Susuko na ako sa geometry, algebra, tsaka sa chemistry. Lalo na yung chemistry kasi wala naman talaga ako pakialam doon. Pero ayun, na-realize ko na kailangan din palang magtiyaga. So kung napapagod man kayo ngayon o wala na sa hulog yung mga ginagawa nyo, tandaan nyo lang na kailangan natin magtiyaga para sa magandang kinabukasan. Kung gusto mo talaga yung ME, edi aralin mo mabuti. Actually, yun nga yung part na, ano, na sumasalamin sa pangalawa nating tanong. Pero mamaya na yun. Pero yun nga, dapat ano, tiyaga-tiyaga ka lang. Kasi yung ME naman kasi, makukomprehend mo rin siya pagdating ng araw. Yung tipong magigets mo na yung mga nangyayari. Kasi syempre, paulit-ulit na lang na ginagawa. Kaya yun, punta tayo ngayon sa pangalawang tanong na may sense siya na i-part 2 sa tanong na yan. So yung pangalawang tanong ay tinanong ni Mr. Eman Haban. Love you, Eman. Tinatanong niya dito kasi, kamusta daw yung quiz sa MacDes? Par. Well, yung quiz nga kasi, ito yan, depende nga kasi yan. Siyempre, paano ka ba mapapagod? Paano ka susuko? Siyempre, dadan dyan yung mga, ano, mga quiz, yung mga pagsubok nga ng engineering. Sobrang dami, diba? Lalo na ngayong fifth year, may thesis, may mga report. Nung first year, mostly quizzes lang. Tapos mga minor projects, minor subjects. Yun, mga ganun-ganun lang. Medyo, ano pa yun, madali lang ngayon. Kaya pwede pang masingit talaga dun yung pagdodota. Ngayon din naman pwede, pero may ano ko eh, ito pala. Kaya ako, di ako masyadong napaglaro. Pero yun, musta daw yung quiz. Yung quiz namin sa MacDes ay number 1. Di ko alam kung saan ang galing yung tanong na yun. Number 2. Yung number 2, ox lang. Yung number 3, di kung saan din galing yung tanong na yun. Okay, ganito kasi yan. Pag yung aral kasi dito, yung tip ko ngayon kung ba't di na ako masyadong napapagod, paano ko napagsasabay itong vlogging, yung episodes ng ME series, tapos yung pag-aaral ko sa engineering, tapos sumali pa ako ng orgs, kaya di ko alam kung ginagawa ko sa buhay ko, pero dapat naman ako nararamdaman na pagod. Yun nga, dumaan na yung mga quiz, di naman ako masyadong na-hassle, pero parang okay lang naman. Ito yung na-realize ko pala sa engineering, na may dalawang method ng pag-aaral. Yun yung sakto tsaka sobra. Ngayon, pag sakto yung aral mo, kunwari, paano ba yung sakto? Yung aaralin mo lang yung mismong libro. Ito, sakto. Aaralin mo lang yung mismong libro. Kunwari, ito, Processes of Vapors. Yan. Aaralin mo lang siya hanggang dulo niyan. Hanggang dulo lang yan. Yun na yung saktong aral, tapos ka na. Babatong na yung libro. Pagkatapos nun. Kasi, saktong aral yun. Yun yung sinatawag kong saktong aral. Ngayon, pag nagsaktong aral ka, ngayon, yes, nakakita tayo mga quizzes ko, mga results ng quiz. Ito, pag ito yung saktong mga aral. Kunwari ito sa physics namin, physics 2. O hindi pala, ano pala to, dynamics. Yan, ganyan yung mga makukuha yung grade. Diba? 53, yan yung tinatawag na saktong aral. Yung mga ano lang, makukuha mo rin grade, mga passing lang. Yan, yung mga binsan ko lang pa sa passing, katulad nito, 60 passing, 53 lang ako. Dami pa dito, yata. Katulad din nito,
saktong, eto, resulta to ng saktong aral. Sobrang baba pa ata dito. Tanda nyo, up to 100 yan. Tingnan yung score ko sa iiyan. 14, di ba? Saktong aral. Ngayon, yun yung pinagkaiba ng saktong aral sa sobrang aral. Ngayon yung sobrang aral, yun yung hindi ka lang makukontento sa kung anong meron sa libro. Ito yung part na maghahanap ka pa ng mga Old Testaments o yung mga previous na quiz ng mga nakaraang year. Yung mga, kunwari yung mga fifth year na ngayon. Dayon, basta yung mga nakaraang year, yun yung maghahanap ka pa ng quiz nila. Tapos magsisearch ka pa sa internet. Hindi ka na matutulog. Sabihin natin 8 hours ka nag-aaral, itulog mo 2 hours lang. Yun yung mga sobrang aral. Ngayon yung mga sobrang aral naman, yun naman yung makakakuha ka na ng lagpas. Alam ang lagpas 80 na yung score mo na, minsan perfect pa. Yun yung mga pag-aaral ng iba, nila Nikolai, ganun. Yung mga DL sa amin, ganun na yun. Tansya ko, ganun na yung sobrang aral. Kasi ako yung saktong aral, yun lang yung mga nakakuha kong grade. Ayos, diba? Kaya, susurvive naman kahit ganun. Kaya, okay lang na mapagod kayo. Lagi, normal lang yan. Lahat naman napapagod. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo siya iti-take as positive. Yung pagod nyo na, yes, napagod ako. May nangyari sa akin. Ibig sabihin, meron akong na-achieve kasi napagod ako. Kasi totoo naman, diba? Napagod kayo. Meaning, may na-achieve kayo. Kumbaga, sige, wala akong tulog ngayon. Pero, pasa naman ako sa exam. Kumbaga, yung pagod na yan, panandalian lang naman yan eh. Ilan ba? 4 na taon na lang sa inyo? Oh, di ba? 4 na taon na lang naman engineering. 4 na taon lang napagod yan. Tapos pagkatapos nun, hayahay. Di ba? Ganun lang naman. Ganun lang naman yung buhay ng eng. Kaya pagpadala sa pagod, di pag napagod kayo, kunwari na-stress kayo, di laro kayo ng kahit ano, Dota kayo, ganun. Yung safe place nyo, hanapin nyo, ML, may nag-ML ba dyan? Kunod kayo ng Transformers, gay porn. Pero yun lang siguro yung masasabi ko, yung masasagot ko sa mga tanong nyo, nakita nyo naman yung grades. Wala talaga ako highest na quiz. Meron siguro, pero di ko, wala ata dito kasi yung mga highest na quiz ko, bibigay ko sa nanay ko. Ito yung mga ano yung mga nandito sa dorm, ay yung mga, yan yung mga nandyan. Wala yan. Ay yung mga saktong aral. Pero minsan kasi depende rin naman talaga yun sa lalabas, kahit saktong aral kayo, kumbaga. Pero kasi, ang based na talaga sa experience ko sa USTA, sabi natin, 4 na problems. Malamang 2 doon masasagutan nyo, malamang 2 doon hindi. Pag saktong aral kayo, pero pag sobrang aral kayo, 4 doon, mostly masasagutan nyo talaga. Sabi natin hindi nyo man matapos yung pinakamahirap doon, at least meron kayo partial points kasi nga, sobrang aral nyo, kumbaga gets nyo yung... Ngayon mag-aaral na ako ng thermodynamics at napakagandang time-lapse siguro yung magagawa natin. Okay, so baka yun na yung video ngayong araw. Total, wala naman na akong gagawin pagkatapos na ito. Aaralin ko na lang talaga to. Tapos, kung nakabot man kayo dito, maraming salamat sa pag-subaybay. Tanong lang kayo, tanong pa kayo tungkol sa ME. Tapos, kita kasi lang tayo bukas. Sana may pasok na.